Welcome to Exceltrove Online. Good afternoon, brothers and sisters. Good afternoon, Exceltrove viewers. It's really special today because we will talk with Bishop Philip Pattaguan. Bishop Philip is the Bishop of the Soul Winners for Christ Fellowship here in Tuguegarao City. Bishop Philip has been in the ministry for more than 3 decades. Bishop Philip is a fulfilled man with 6 children and a loving wife. Upang maging tunay na matagumpay, ano po ang maipapayo nyo sa aming young professionals? Okay, that's very good. You know, ang mga young professionals, meron yung tinatawag natin, there are times na sa sobrang init nila, sobrang passion nila, yung padalos-dalos pa, di ba? Tama ba yan? Okay, padalos-dalos. I agree, Bishop. Guilty po ako dyan. Yeah. And so, ang Panginoon kasi nagsabi, I am the way, the truth, and the life. And sa isang banda, ang sabi ng Panginoon, I will teach you in the way you should go. And so, okay, hindi lamang na i-develop natin yung faith natin sa Panginoon, yung prayerfulness din natin ay kailangang maging consistent, Dr. Joe. Strengthen your faith in the Lord, be prayerful, kung ano man yung gusto ng isang young professional na ganapin ay idulog sa Panginoon. And number 2, you seek the advice of godly people, godly and elderly people. Okay, so yon. Merong kasabihan, in the multitude of counsel, there is safety. Nasa Book of Proverbs yun. So mas maganda kung ikaw ay magsisik pa rin ng advice ng godly and elderly people. Okay, kung ano dapat mong gawin. So, ang isang young professional, never think na dahil alam mo na yung kailangan mong gawin, na yun. No. Huh? Okay, merong kasabihan, man proposes, but God disposes. Okay? So, merong kang iniisip o plano na gusto mong gawin without praying to God, without humbling yourself to God, and without getting the counsel of godly people or elderly people, pwede kang mawala Pwede kang mawala. So, seek the advice of godly and elderly people. Especially if you have a pastor, then ask the guidance of your pastor. Yun ang dalawang two steps na kailangan gawin ng isang young professional kung gusto niyo na mailagay sa tanda. Salamat po, Bishop. Maganda pong pieces of advice yan. Yes. Huling tanong po, Bishop, ano po ang maipapayo nyo sa mga kabataan ngayon, lalo na sa mga hindi pa sigurado sa kanilang papasuking profesyon o sa mga naguguluhan pa sa kanilang papasuking profesyon? Okay. Thank you very much. Ang usapan kasi dito, Dr. Joe, is yung relevance mo or yung significance mo, yung dami ng tao na yung pagsilbihan. Kung ano ba yung pangangailangan sa panahon mo o sa panahon natin. Okay? So for example, in the time of pandemic, ano ba ang kailangan ng mga kurso? Okay? So walang ibang pinaka the best na need ngayon is yung pagiging doktor o pagiging nurse, di ba? Dahil kailangan ng mga hospital ang mga doctors and nurses. Dapat ang isang kabataan, okay, titingnan niya kung paano siya maging relevant o magiging significant pagdating ng araw. Okay? Baka kumuha siya ng kurso na para sa kanya lang. Ang pinagsisilbihan niya is sarili niya lang. Kumikita nga, pero wala naman siyang naibubuhos at pagpapala sa kanyang kapwa. Kasi ang buhay is
the one success in life is measured in by how many people you have served, how many people you have blessed. Yung binuhusa mo ng mga tao na napagpala sila dahil sa iyo. Dahil ang kurso mo ay very relevant course. Just like yung aking panganay, si Dr. Katrina. Opo. Alam mo, Dr. Jo, sobrang relevant yung course niya as a doctor, especially in the midst of COVID-19. Alam niyo ba na naging isa siya sa senior doctor doon, resident doctor, na siya yung gumagabay sa mga ibang doctors to take care of the COVID patients. Sobra siyang relevant. Sobra siyang nagpapakita ng kanyang pagmamahal, na dadama niya yung pagmamahal niya sa mga COVID patients and other patients in the hospital. Sabi ko sa kanya, Chief, kasi ang tawag namin sa kanya, Chief. Chief, sobrang relevant yung course mo eh. Sobra kang ginagamit ng Panginoon para pagpalain ang napakaraming mga tao. Kaya nga, ito yung ano ko, ha? Yung payo ko sa mga kabataan na nagugula. Ano ba ang trend? Ano ba ang pangangailangan ng ating panahon? Na pag pinasok mo ang isang kurso, pag nakatapos ka, ay magiging blessing ka sa napakaraming tao. Because life is about blessing others. Life is not about blessing you. It's not about yourself. It is about being self-centered. Hindi yun eh. Ang buhay is yung marami kang nabibless ng mga tao, marami nagpapa-thank you sa'yo dahil nabubuhusan mo sila ng pagpapala. That's why yun ang maipapayo ko sa mga kabataan na gustong kumuha ng isang kurso. Is it a relevant course? Will you bless many people when you are already in that profession? Will it bring upliftment to many families, to the community, to the society where you live in? Kasi ang usapan dito is yung pagtutulungan natin kung paano iangat ang lipunan eh. Diba? It's not about us succeeding, yes, individually. It is about the community succeeding as a whole. Bishop, saludo po ako sa inyo. Marahil marami sa ating mga Exceltrove viewers ang matututo, ma-inspire sa inyong mga inspiring messages. No? Saludo rin po kami sa lahat ng mga frontliners, gaya po ni Dr. Kat Pattaguan. Bishop, nasabi ko na po sa inyo, si Dr. Kat ay kabatch ko sa Cagayan National High School, kaya very proud po ako. Maraming salamat po sa inyong lahat na frontliners. Nawa po ay marami sa ating mga kabataan ngayon ang maingganyong pumasok sa health and medical profession. No? Sa ngayon, alam natin kulang na kulang ang mga doktora, ang mga doctors at nurses dito sa Pilipinas. Bagamat marami tayong mga graduates sa medical field, marami naman ang nag-abroad dahil dala na rin ng kanilang mga pangangailangan. Maraming Amen. Salamat po, Bishop Philip Pattaguan. Indeed, you are a blessing not only to the Soul Winners for Christ Fellowship, kung hindi sa ating komunidad dito sa Tuguegarao at sa buong mundo. Alam ko na sa ating Exceltrove viewers, marami ang mai-inspire sa inyong mga inspiring messages. God bless You're you, welcome, Bishop You're Philip. Welcome. God bless your church. God bless Soul Winners for Christ Fellowship. Exceltrove viewers, bear in mind, let's always be a blessing to others.